Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Kumalma na sa 6.6% ang inflation rate ng bansa nitong Abril kumpara sa 7.6% noong Marso dahil po yan sa pagbaba ng presyo ng mga pangunahing pagkain. Sa kabila nito, bumilis naman ang inflation rate ng bigas at pinangangambahan na sumipa pa ang presyo nito sa harap ng banta ng El Nino. May balitang A to Z si Micaela Ilaw. Bahagyang bumalik na sa dati ang presyo ng ilang bilihin sa palengke. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal ang inflation sa 6.6% sa buwan ng Abril. Mas mababa ito sa 7.6% sa buwan ng Marso ngayong taon. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, bumaba kasi ang inflation rate ng pagkain at non-alcoholic beverage. Ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation nitong Abril 2023 kaysa noong Marso 2023 ay ang mas mabagal na pagalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 7.9% inflation rate at 52.3% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation. Nakatulong din daw sa pagbagal ng inflation ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Pero kaakibat naman nito ay ang pagtaas ng inflation sa bigas. Mula sa 2.6% noong Marso, umakyat ito sa 2.9%. Ramdam naman ito ng mga retailers sa palengke tulad ni Christina. Aniya, umabot na sa 2,000 pesos ang kada kaba ng bigas na dati raw ay nasa 1,950 pesos lang. Ang sabi sa amin, mahal ang palay, kaya tumaas ang bigas. Siyempre, malaking effect. Imbis na yung tutubo ka ng, nabawasan yung tubo namin, di kami nagtaas, di same pa rin yung price namin before. Kasi maraming kakompetensya, maraming nag-online. So, hindi kami pwede magtaas, kaya nabawasan lang yung kita namin. Dagdag niya, kung magtutuloy pa rin na tumaas ang presyo ng palay, ay baka mapilitan na silang magtaas din ang presyo ng bigas sa mga customer. Dati kami may 38, kaya lang nung tumaas yung bigas, nawala yung 38 namin dahil hindi na namin kaya. Wala ng tubo, ganun. Itong 40, nakakaya pa. Pagka tumaas pa, baka magtaas na rin kami, gagawin na rin namin 42. Ayon kay Mapa, di patiyak kung tataas pa ang presyo ng palay, pero aniya, ginagawa naman ito ng paraan ng Department of Agriculture. Pinaghahandaan din nila ang epekto ng El Nino sa inflation sa buwan ng Mayo. Posible kasing bumilis ang inflation rate kapag naapektuhan ng tagtuyot ang agrikultura. Nakikita natin itong Abril, yung mga nasa yung high volatility items, no? Cereals, electricity, and others. But of course, sabi ko nga kanina, may threat naman tayo dito sa El Nino, which would affect this particular item. Ayon sa PAGASA, 80% na ang posibilidad na magsimula ang El Nino sa mga darating na buwan. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilaw.